Ito yung pinakamahal na collection sa plans ko as of now. Hello mga ka-plant buddies! Welcome again sa ating channel. This is Irene from Scarlet Venise. Yung ating tatalakayin naman ngayon ng isa sa pinakamahal kong collections na Monstera Standiliana Albo. Nakuha ko siya sa isang collector din na puro rare plants kay Ayan Yen. Binigay niya sa akin ng medyo mura. Binigay niya sa akin yun. Medyo mura compare sa ibang seller. Kaya yung mga propagation lang naman niya yung ano, yung binibenta niya, yung na-cut niya na. Malaki siya nung dumating sa akin. Malaki. Tapos meron siyang bagong sibol na hindi pa na totally nag-unfurl yung kanyang leaves. Una, mahaba siya, tapos maganda yung ano, as in healthy talaga siya nung natanggap ko yung plants. Ay, masaya-masaya ako nung kasi Albo yun eh, tsaka Monstera. Kasi alam naman, fan na fan ako ng mga Monstera. Nangungulik ako ngayon hanggat kaya ko, hanggat may budget. Pero yun nga ang nangyari. Nangihinayang lang ako syempre kasi 'di ba healthy nung natanggap ko, tas nung dumating nga sa akin naglast ng 1 week. Yun nga dahil na rin siguro sa summer ngayon, sobrang init. Yung pwesto niya, high humidity naman sa ano namin, living area, yung bago pumasok sa living area kung saan nakapwesto rin ang mga plants ko, high humidity naman siya kasi nga napasok yung malapit sa bintana, maliwanag siya, tas napasok naman yung hangin doon kasi naka-grills lang siya sa pintuan. Yun, pumapasok talaga yung hangin noon. Tsaka, yun nga ang nangyari. Sa sobrang init yung panahon, eh, summer, yun ang nangyari siguro sa dahon na yun. Kasi pinag-aaralan ko pa siya kung paano siya alagaan na yung maging healthy. Eh, kaso summer nga, hindi natin maiwasan yung ma-deads yung mga ibang leaves ng mga halaman natin. Pero okay yung roots niya, healthy siya. Kaya niripat ko, inano ko siya, nilipat ko sa malaking paso kasi nga gusto ko siya lumaki. Gusto ko siya lalong lumaki. Ayan, pero nung yung isang sibol niya, nung nag-unfurl na siya, ito yung nag-unfurl na panibagong sibol nung natanggap ko. Tapos ito yung dumating sa akin. Ito na yung nag-unfurl sa akin. Nung dumating na sa akin. Ito na yun. Ito na yung ano. Kaso nagka-curl siya sa dulo. Nagka-curl. Ito rin, mapapansin nyo, nagka-curl din ito. Yung parang alam mo yung naiinitan talaga sila kasi kailangan nila humidifier. Pero wala akong ganun. Kaya pinagtsatsagaan ko na lang na pag yung halimbawa na gumagamit kami ng electric fan, yung maano din sila ng hangin doon, na abot din sila ng hangin para hindi masyadong mainit yung buga ng hangin sa labas. Eh ngayon, malapit naman ng tag-ulan, yun, maaalagaan ko na siya ng maayos. Ito, ang isang cause nito ng nag-a-unfurl, yung dahon niya, yung nagka-curl, isang cause nun is ayaw niya ng sobrang init na panahon. Kaya ganun siya. Kailangan iripat pag nagganun siya. Ire-ripat, titingnan, iti-check yung roots. Pero nung chinek ko yung roots niya, okay naman, wala namang problema. Dahil yung old na leaf na yung mahaba, kaya siya totally na nilaw o na deads na. Kasi matanda na yung leaf na yun. Sign of na siya ng root rot. Kung sign of root rot siya, tiningnan ko yung roots, hindi okay naman yung roots. Early, ano lang yun? Early root rot sa stem niya na sa sobrang init. Yun, kaya ganun yung leaves, nangyari sa leaves. Tsaka, hindi ko rin siya dinidiligan ng sobra-sobra. Pakunti-kunti lang dahil ayaw din niya ma-overwatered. Kaya, kailangan pakunti-kunti lang dahil nasa loob lang siya dito. Sa loob ng house, sa loob ng ano, pero nahanginan siya dyan at na maliwanag siya dahil katabi ng bintana. Pero hindi siya directly natatamaan ng sun. Yung panibagong leaf niya, yung pinaka-latest, ito, lumabas yung puti,
dahil ini-expose ko siya sa malapit sa bintana, nilalagay ko siya doon sa umaga makatikim naman siya ng morning sun, dahil one of variegated plants, kailangan po nilang naarawan or na-expose sa sunlight or indirect lang, na hindi yung directly natatama sa leaves, dahil ang mga variegated, lumalabas lalo ang pagka-variegation nila, pagka-puti. Pag naiinitan, nasisikatan ng araw, or mayroon tayong nilalagay na grow light sa mga plants natin na variegated, lalo especially sa mga variegated. Yun ang nangyari sa new leaf. Lalong pumuti yung variegation niya, nakakatuwa. Tapos pinakadulong leaf nito, tinanggal ko, ginupit ko dahil nagba-brown. Nagba-brown siya at ayan, nagko-curl. Dahil napabago-bago ang panahon ngayon, bukas mainit, maya-maya umulan. Yun, ang init pa rin talaga kahit umulan. Yung usbong ng sa labas, mainit pa rin. Kaya ayaw nila ng sobrang naiinitan sa climate na mainit. Gusto nila malamig. Pero yun, pinag-aaralan ko pa kung paano ko sila pa-adjust sa bagong ano nila, bagong tahanan nila or bagong habitat nila. Kailangan masusing pag-iingat din kasi, 'di ba, variegated siya. Hindi siya mahirap alagaan. Standeliana albo, monstera, lahat ng monstera mayroong mga penetration sa leaves, yung may mga butas-butas. Pwera lang ito, at saka yung mga Peru, pwera lang yan, wala silang butas-butas. Mahaba lang sila, humahaba lang yung kanilang leaves, at saka mga variegated one, yung mga Monstera Standeliana. Ayusin ko lang talaga yung pag-aalaga nito para mapalaki ko siya. Para maparami pala, I mean. Sana nga mapadami ko siya. Kasi tag-ulan na ngayon, sana nga mapadami ko talaga. Tin-transfer ko sa malaking pot, pero hindi ko pinuno ng soil yung pot. Yung mixture ng soil is garden soil na may ipa ng palay at mayroong mga dahon ng akasya. Galing na to sa cellar, yung lupa na to, yung mix na to. Hindi ko na siya binago. Kung ano yung soil na dumating sa akin, yun na rin yun. Dinagdagan ko lang ng coco cubes para mag-retain ng moisture sa ibabaw. Bago mag-dilig, kailangang tuyong-tuyo yung kanyang, hindi naman masyadong tuyo, yung ano lang, yung sa top 2 inch at the top soil, pag nakita niyong tuyo na, saka kayo mag-dilig ulit. At huwag madami para hindi siya ma-overwatered, para maiwasan yung root rot sa kanyang mga roots, dahil yun ang pinaka-sensitive ay sa mainit na mainit yung panahon. Summer pa lang, is nasa loob lang din siya, hindi mabilis matuyo yung plants natin pag sa loob lang ng pag-indoor. Parang, matatawag ko yung sa pwesto nito sa akin is parang semi-indoor. Meron bang ganun? Kasi nga, ano eh, na kompleto naman yung marireceive niyang maliwanag naman, tsaka meron namang high humidity naman siya. Yun lang talaga yung usbong ng init sa labas. Hindi maiiwasan yung ngayon. Lalo sensitive yung plants. Magka-curl yung kanilang mga dahon. Magka-curl yung dahon. Pero mawawala rin siya pag yung malamig na yung panahon. Hopefully, mawawala siya. Mawawala yung pagka-curl-curl ng dahon. Healthy naman siya kung tutusin. Healthy. Yun nga lang, kailangan talaga ng high maintenance, kumbaga hindi naman sobrang high, yung talagang ano lang, i-monitor lang para hindi siya maulit yung unang nangyari sa old leaf niya na naging dilaw, kasi pinwesto ko nga doon malapit sa pintuan ay yung usbong ng init, talagang sakam na, talagang maano niya lahat, parang hinigop niya lahat. Yun nangyari. Pero ang dilig ko, kunti-kunti lang nun. Nung nalaman ko nga na unti-unti siyang naninilaw at totally naman nilaw na.
nilipat ko nga dito, malapit lang din, malayo-layo doon sa malayo-layo sa pintuan para hindi siya ganun ka ano, hindi siya mainita ng sobrang usbong ng init sa labas pag mainit, lalo na pag yung tanghali ang init-init. Tapos ngayon thankful ako ngayon dahil tumubo yung panibagong dahon niya na mayroong puti, na lumabas talaga yung variegated niya na pagkaputi. Dahil ini-expose ko sa morning sun, pero indirect lang, sarado yung bintana na ano, glass na bintana, sarado yun para hindi directly tamaan, indirect. Para yun, yung sinag lang ng araw yun, matatama at lumabas yung variegation niya. Kaya yun, hopefully mapapadami ko siya at maishishare ko din sa inyo kung ano na yung update sa aking Monstera Standeliana albo. Kasi humahaba ito ng parang ganito kahaba, yung kanilang leaves. Tsaka trailing din, lalagyan natin ng pole sa gitna para tayo ang kanyang paglaki. Diretso ang ano ng nutrients galing sa soil. Diretso ang pag-ano nila ng nutrients absorb galing sa soil. Bawal din ma-over fertilize, yung tama lang na fertilizer. Pero ako hindi ko pa siya nilalagyan ng fertilizer na Osmocot kasi yun ang ginagamit ko sa karamihan sa mga halaman ko, Osmocot, yung triple 14. Hindi ko pa nagamitan ng ganun, hindi ko pa siya nilagyan. Yung ginamit ko lang talaga sa kanya as serves as plant food niya is yung hugas bigas or rice water. Yun ang ginamit ko pa lang sa kanya. Kasi pinag-aaralan ko pa nga siya kung paano siya magta-thrive dito sa panibago niyang environment. Chucks. Bagong environment, kung paano siya magta-thrive. Yun. Hopefully, dadami siya. Dumami. Kasi nga, diba, fan ako ng Monstera. Monstera Standeliana albo is native to South America and a trailing plant na humahaba siya. Lalagyan natin ng pole sa gitna para humaba yung pag-ano niya, yung paglaki niya. At sensitive siya masyado sa init. Ayaw niya ng sobrang init, lalo pag summer, huwag niyong i-expose sa directly sunlight kasi yun, maninilaw talaga agad yung kanilang mga leaves pag na directly tinamaan ng sunlight. Pero sa morning, pwede siya. Morning sun, pwede yon sa lahat ng mga plants natin na kahit sensitive pa. Kasi ano siya, variegated eh. Pag may variegated yung leaves ng plants, kailangang ma-expose din siya sa grow light or morning sun lang. Yun ang pag-aalaga. Simpleng pag-aalaga lang. Konting fertilizer lang. Tatansyahan nyo lang kung gaano kalaki yung plants natin, kukunti-kunti or pwedeng kalahati ng kutsarita or isang kutsarita, depende sa dami ng kanyang soil. Pag naglalagay tayo ng fertilizer, nasa malayo lang sa kanilang ugat, yun, dun lang natin ilalagay. Tapos rice water or hugas bigas yung dinidilig ko. Hindi naman every day, hindi ko siya every day, every other day pag natuyo yung kanyang soil, top soil, 2 inches top soil niya, pag natuyo, yun, didiligan ko ulit. Kasi nga, iniingatan ko nga hindi siya ma-root rot dahil nga ang kanyang roots doon, nagre-recover pa lang sa panibagong tubo na kanyang sibol para lalong madagdagan yung kanyang leaves. Tsaka lumabas na yung variegation niya, yun. Yun ang pinaka-ano doon, importante, lumabas talaga yung magandang variegated niya na white. Yun, kaya pag-aaralan ko pa kung paano siya maging healthy talaga at lumaki, humaba, dumami. Yun lamang po at sana na-enjoy niyo ang aking video at if you like this video, give us a thumbs up and don't forget to subscribe our channel, Scarlett Vinice, and don't forget to click the bell notifications down below para ma-notify tayo sa susunod nating video. Thank you!